Tawag ay magre-review tayo ng pinadala ng Go Glam Girl na kanilang lip and cheek tint. So guys, mayroon silang pinadala na 6 na classic collection at 2 signature collection. So bago tayo mag-start guys, ay magpapasalamat muna ako sa owner ng Go Glam Girl na si Miss Cassie Castillo Cruz. Ma'am, thank you so much po sa inyong lip and cheek tint. Ganito guys yung kanilang packaging. So nakalagay dito guys, Organic Lip and Cheek Tint, Go Glam Girl by KNK. Tapos nakalagay yung shade name nito na Kazi. Tapos 10ml. Tapos sa likod niya, nakalagay dito yung ingredients at yung expiration date. So next year pa siya ma-expire. Guys, bago tayo mag-lip swatches, ay ilalagay ko muna yung swatches na dito. So guys, umpisahin natin kay Kazi. Amoy siya, bubblegum. Amoy, bazooka. Next is Kimberly. Parang pareho lang sila ni Kazi. Medyo dark lang tong si Kimberly. Ito guys, si Kazi. Ito si Kimberly. Parang mas dark lang si Kimberly. Pero pareho sila ng color. Next is Endgame. Endgame. Lahat sila guys, amoy sila bubblegum. Parang bazooka. Si Endgame ay orange. Ayan siya guys. Next is Reputation. Sinishake ko siya guys ah. Ayan, napupunta yun naman yung product ko sa akin. Pero hindi naman siya totally nag-indic. Ito guys ay may pagka light orange. Ayan. Next is Bud Blood. Ganda ng kulay ni Bud Blood. Ayan. Mga common na, parang cherry na shade. Next is Gorgeous. Shake natin, guys. May bazooka siya. Ano na ba yun? Sino yung mga batang 90s ko? Batang 90s. Ito, guys, ay may pagka bright pink. Bright pink ba to? Parang orangey pink. Parang ganun siya. Next is Fearless. Pero ito dark ito. Hindi ko ma-explain yung kulay niya guys. Para siyang brownish. Parang brownish na may red-orange. Parang ganun. Yung kanilang shades. So, ayan medyo watery talaga siya, guys. Pag shinake nyo yung bottle, makikita nyo yung, maalog. Nakikita nyo ba? Ayan. Ayan siya. Medyo watery talaga siya. So, feeling ko, guys, ito yung mga lip tint na pang everyday. Kasi medyo watery siya. Ayan bumababa na siya ng tulog. Pero guys, maganda yung shades nila. Maganda siya. Ito, may pagka pareho lang. Medyo dark lang to si Kimberly. Ito rin, itong dalawang. So, ayan. Tignan natin. Bago ko siya pinapatuyo guys sa aking kamay, ay may lip swatches na tayo. Tignahin natin itong si Kazi. Lang siya guys, semi-gel. Ang smooth niya sa lips. Kasi parang medyo watery siya. This Kazi. So, ayan si Kazi sa lips ko. Next is Kimberly.
Miss Kimberly. Next is Endgame. Next is blank space. Para siyang ano, magenta. Ganun yung color niya. Ayan guys, may naiiwan na siyang stain. Next is Fearless. Guys, itong si Fearless, ganito yung color niya nung sinwatch ko siya. Pero ganito siya nung nabatay. Para siyang reddish. Parang dark na. Hindi ko ma-distinguish yung color niya. Pero ganito siya sa akin. Next is Gorgeous. Next is Reputation. Next is Bad Blood. Si Bad Blood guys yung pinaka-dark. Ito si Bad Blood. Siya yung pinaka-dark. So guys, ayun yung ating mga lip swatches. At ito naman yung kanilang mga swatches sa likod ko. Try natin silang burahin gamit ang ating wet wipes. So ayan. Medyo watery siya guys, di ba? Pero, nag-i-stain siya. So, ayan guys, nag-i-stain siya. Wala pa akong nilagay dito na micellar water guys. So, ayan, nag-i-stain naman siya. Guys, mayroon pa rin i-stain yung ating mga swatches sa likod ng aking kamay. So, ayan. Itong dalawa, si Carrie and Kimberly yung talagang ayaw matanggal. Siguro kaya rin sila yung pinaka-signature na collection kasi maganda yung formula nila. So guys, ito na yung aking mga final thoughts. Una sa lahat, ang kanilang scent, ay wala akong masabi guys, mabango talaga siya, may bubblegum, o may bazooka, ganun yung amoy niya. Next is yung kanilang packaging guys, so ayan, ano lang siya, yung common na packaging, pero yung kanilang sticker, wala akong masabi sa detail ng sticker kasi maganda, pero yung sticker nila mismo guys, parang madali siyang mabura. Tsaka kapag nabasa siya, yun lang mahirap kasi hindi mo na makikita yung details niya. Pero maganda yung kanyang design. Yung sticker lang mismo. Sa applicator niya, tingnan natin kung maglilik ba siya. So, ayan. Kahit watery naman siya at sinishake ko siya, wala siyang leak. Next, guys, is yung kanyang form. Ibang shade dito, merong madaling mabura, merong nag-i-stain talaga. Napaka-smooth niya sa lips. Wala akong masabi. Kahit hindi siya totally pakak yung color niya, na boom, ganun. Okay lang, kasi kahit mag-apply ka ng mag-apply, guys, maganda siya dahil napaka-lightweight niya.
Para ka talagang walang nilagay, as in, ganun. Yung iba kasi, parang medyo may pagkalagkit. Ito wala. Talagang magaan siya sa lips, para ka wala talagang suot. Sa shade naman, guys, bagay siya kahit sa mga morena, katulad ko na hindi naman kaputian, sa mga mabubuti, maganda siya. Guys, kung gusto nyong umorder sa kanila, ay ilalagay ko sa description box kung saan nyo pwede silang kontakin. Pasok na pasok sa mga budget ng mga estudyante to, guys, dahil, una sa lahat, ang ganda niya. Maganda siya sa lips, kasi yung ibang mga lip products, yung ibang mga lip tint, pag lagi nyo siyang ginagamit, ay nagda-dry yung lips niya. Pero itong feeling ko, hindi siya magda-dry kasi ramdam mo yung vitamin E niya. As in, malambot siya sa lips. At parang wala kang suot. Pinakamaganda sa kanya ay with vitamin E siya. Ganda siya sa lips, guys, kasi yung ibang mga lip products, yung ibang mga lip tint, kahit araw-araw mo siyang gamitin, makikita mo na parang dry na dry yung lips mo dahil doon sa formula na yun. Pero ito, guys, feeling ko hindi ito magda-dry kasi ramdam mo yung vitamin E sa lips. Tapos napaka-smooth ng lips mo, tsaka parang wala kang suot. Yun yung kinaganda ng formula nila. So, guys, check na check ako. So, guys, sana nagustuhan yung vlog natin for today. Don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Bye, guys!